Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga sabi nating pinakasikat na underbone ni Yamaha. Syempre walang iba kundi ang kanilang Sniper 155. Bukod kasi sa napakagwapo ng motor na ito, may ibubuga din talaga siya pagdating sa takbuhan. Isa nga din po ang motor na ito sa sinasabing king sa kanyang kategori. King inang yan, ang dami nyo na. At ang sinasabi namang rival niya, wala iba kundi ang Winner X ni Honda. Na kung itsura lang din naman ang labanan, lalaban talaga yan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napad pa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, walang duda na isa nga po sa pinakasikat na underbone ni Yamaha, Sniper 155 na yan. Ayon nga po sa kanila, nasa kanya ng lahat, looks, power, tibay, at marami pang iba. Pero kasi hindi naman po lahat ng tao racing ang hinahanap. Yung iba kasing practical, mas gugustuhin nila na hindi ganun kalakas, pero matipid sa gas. At dyan na nga po papasok yung mga lower cc na underbone. At ang isa nga po sa tinaguri ang pinakamatipid na underbone sa buong universe, self-proclaim na kumukonsume mga daw po ng 129 kilometers per liter, wala iba kundi ang Yamaha Sight 115. Pagdating nga po sa bagay na yan, marami din talagang kumukontra dyan. Marami talagang hindi naniniwala dyan. Pero ayon naman sa kanila, oo matipid naman daw. Pero hindi naman daw talaga abot sa puntong 129 kilometers per liter. Sorry na! Base kasi sa experience sila, umabot naman daw talaga ng 60 to 70 kilometers per liter. Pero yung 129 kilometers per liter, hindi doon nila alam kung saan kinuha. Baka sa matulak daw. Pero kahit ganun nga po na sobrang matipid itong motor na ito, marami pa rin mga tao nag-aalangan na kumuha ng unit na ito. Pinakarason nga po nila, hindi nila trip yung itsura. Bukalo kasing hindi, wag na. Kaya yung iba, napunta doon sa katunggali niya, doon sa Honda RSX. Pero alam nyo ba, doon nga po sa ibang bansa, doon sa bansang Malaysia, meron nga pong isang motor si Yamaha na 115cc na panigurado magugustuhan ninyo yung itsura. Oo, same displacement lang ito doon sa Yamaha Sight 115cc. Pero pagdating naman sa lows, di hamak na mas okay to. Pero parang may hawig din naman sila. Konti lang. Kumbaga, ito yung best version ni Yamaha Sight. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha EZ115 na mayroong 114 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.9 horsepower, 7,750 RPM, 9.9 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Malaysian na nag-top speed sa motor na ito, ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 115 kilometers per hour. Pero kung nilabas lang sana sa Pilipinas yan, panigurado abot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 3.9 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So kahit nga po same lang sila ng makina ni Yamaha Sight, magkaiba po ang kanilang fuel consumption. Hindi, wow. Siguro nagkakatalo din kung paano sila pumiga. Malay natin, masyadong gigil din sila. Ang sukat na niyang gulong 70x90x70 sa harap at 80x90x70 naman sa likuran. At syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At katulad nga po ng inaasahan, wala po itong ABS. Pero wala naman pong problema doon. Basta hindi ka lang kamote sa kalsada, walang problema. Pero kung kamote ka sa kalsada, doon ka may problema. Ang kanyang seat height ay mataas sa 775mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 98kg. So para nga po sa isang 115cc na moped underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, walang special, naka-halogen pa din at bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Tapos yung signal light pa niya sa likuran, naka-usli na parang alam niya na.
Ang kanyang edge panel ito po ay naka-analog pa din. Pero kahit nga po naka-analog siya, maganda din naman yung design niya. Kaya para sa akin, panalo pa din. At syempre, hindi po ito nakakilis. Disosi pa din po siya. Kaya wala pong special sa kanya. At yung isa nga po sa pinaka-importanting feature sa isang motor, wala din po sa kanya. Wala po siyang charging port. Kaya kahit saan ka makarating at saan ka mapunta, kapag nalobat ka, hindi ka makakanood ng Corn Hub. Pero dito, kahit lobat ka, mapapanood mo pa rin to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Siyempre, dahil ayaw kong mabitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong red horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi rin pala recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo doon nga po sa Malaysia, ito ay nagkakalaga ng 6,800 Malaysian Ringgit. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 88,000 pesos. So pagdating nga po sa bagay na yan, marami na naman ang aangal dyan. Panigurado, marami talaga magsasabi na sobrang mahal naman yan. Overpriced naman yan. Sobrang mahal para sa isang ordinaryong 115cc na motor. Ang presyohan kasi ng Yamaha ito sa Pilipinas ay naglalaro lamang sa 59 to 62,000 pesos. Kaya kung ikukumpara natin silang dalawa, di hamak na mas mahal talaga yung nandoon sa Malaysia. Pero kasi yun naman po ay presyo sa Malaysia. Magkaiba din po talaga ang presyohan ng motor sa Malaysia tsaka ng motor sa Pilipinas. Kapag yan nilabas sa Pilipinas, panigurado magbabago din yung presyo niyan. Ang tanong, ilalabas kaya yan? Syempre naman, hindi ko alam. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.